good morning mga Mars, mga Pars. Welcome to my YouTube channel. Ako nga po pala ulit si Joy Iligan. Dito po sa vlog na to ay pag-uusapan po natin yung mga experience po natin bilang isang ex-OFW. Okay. So, para po itong vlog na to sa ating mga kababayan or aking mga married mga pare na nasa ibang bansa na nagpapakahirap po para lamang po sa pamilya. So, syempre, sa mga anak natin. Okay. So, ayun, gusto ko pong i-share sa inyo kung bakit nangyayari na kapag kang isang OFW at nauwi ng Pinas at ito ay nag-retired na or wala na siyang work sa abroad, nahihirapan na kasi. Mostly nahihirapan din silang maghanap ng trabaho dito. Alam niyo po kung bakit. Unang-una po kasi, pag parang makompare mo eh, katulad ko, parang makompare ko. Kasi pag nasa abroad ka, syempre ang kinikita mo medyo malaki. Tapos ikay papasok dito sa Pilipinas, mag-work ka dyan, mag-employo ka. So, ang nangyayari, ang sahod mo, wala pa sa kalingkingan ng sinasahod mo sa abroad. So, parang tatamarin ka. Kasi, syempre, sanay ka na sumasahod ng malaki, di po ba? So, ayun. Kaya, bakit po, ang dami pang OFW na pag na-uwi sila ng Pinas, ay mga unstable pa rin sila pagdating sa kanilang mga financial. So, ito po yung mga kadahilanan. So, syempre, ako experience ko rin po, ex-OFW, ako po yung nanggagaling po ng Japan. So, ang tagal ko pong nag-work doon as overseas performing artist. So, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na pag isa, ikaw ay isang nagja-Japan, ay malaki po talaga ang kinikita. Mostly po makikita mo ngayon sa mga nagja-Japan, ang lalaki ng mga bahay nila. Ayun po yung mga tamang ginagawa nila. Which is, ako naman ay mga mali po ang mga nagawa ko. Never po ako nakapag-invest. So, nung time na ako'y nasa abroad ng ilang years, almost 9 years, 10 years, ganyan. So, wala po ako na-invest na ganun ka-ano. So, oh, meron naman po. So, ganun lang. Pero, hindi pa rin ganun ka-ano na naayos talaga yung bahay. Kasi, syempre, yung time na yun na ako po yung nag-abroad na, ako po ay may anak na, isa po akong single parent. So, talagang, kung magakat pa paano, if more on focused ako dun sa aking anak ng time na yun. Talagang, syempre, yun ang pinakamahalaga sa akin, kaya nga po ako nag-abroad. So, ayan guys, kung bakit po nangyayari na ang karamihan sa mga OFW hindi ng Pinas, nahihirapan pa rin sila. Alam niyo po kung bakit. Mali po kasi ang mindset niyo pagdating sa pera niyo. Mali po kasi ang mindset niyo pagdating sa iyong sahod. Kasi ang ginagawa niyo po, ay pinapadala niyo po lahat dito sa Pilipinas. So, parang dapat naglaan po kayo or nag-set aside kayo ng sahod niyo. So, halimbawa, kung mayroong, halimbawa, kung sa mga single mother, ano, single mga single parent na nasa abroad ngayon, may mga anak ka. So, halimbawa, ang anak mo'y tatlo. So, ang gagawin mo po doon, magbabudget ka para doon sa tatlo. Kung wala ka pang bahay, kung nagre-rent ka pa lang, magbabudget ka para doon sa rental ng bahay. So, lahat sa tuition ng mga bata. So, ganun, babudget mo lahat yun. Hindi yung porket na abroad ka kasi inisip na, okay lang, next month sasahod na naman ulit ako. Hindi po ganun. So, kailangan po mag-budget ka na ito yung kailangan yung din sa mga anak ko, ito yung pangailangan sa bahay, ito yung pangangailangan sa school. So, ganun po. Dapat po, naka-budget po lahat. Hindi po lahat ipapadala doon sa probinsya or sa pamilya. Okay. So, kasi po, ang mangyayari po niyan, pag ikaw po ay natapos na sa kontrata mo, so wala ka pong magagawa, kundi pag uwi mo ng Pilipinas, apply ka ulit ngayon. Pero marami po akong kilala ngayon, dating mga kasamahan ko na nandun pa rin sila sa Nihong, no? Na talagang sugoy. Talagang makikita ko talaga nagsusumikap sila doon. Katulad nila ng isang anak-anakan ko ngayon na anak-anakan ko nga siya dati. Hanggang ngayon naman anak pa rin ang tawag ko sa kanya. Talagang kumakayat siya, may dalawang anak siya. Talaga nakikita ko na pundar siya ng bahay, bumili siya ng bahay. May alam ko may sasakyan na rin siya. Talagang ano, although talagang mostly lalo na pag nag-Japan ka, hindi ka talaga failure ka talaga pagdating sa pagdating sa pagdating. Kasi tulad ko nga hanggang ngayon, 'di ba? Failure pa rin. Still single pa rin. Pero wala namang problema doon hangga't kaya mo naman. Kung kaya mo namang iraos ang araw-araw yung pangangailangan ng mga anak mo. Kumbaga, hindi naman ganoon ka kailangan talaga na magkaroon ng partner. So, ayun. Dapat talaga habang nasa work ka,
nag-invest ka na, 'di ba? May naka-set aside ka na para sa mga anak mo, para sa future ng mga anak mo. Pag ikay na uwi ng Pinas, katulad niya na sinasabi ko, na pag ikay na sa Pinas, kailangan meron ka ng nakalaan for invest ng isang negosyo na gawin mong active income na ikaw mismo ang gumagawa pag ikay hindi na mag-abroad. So maraming paraan. Hanggat maaari sana, matuto lang tayo, magkakaroon lang tayong proper mindset pagdating sa sweldo natin. So yun ang isang mga kadahilanan. Hanggang ngayon, yung mga OFW pag nauwi ng Pilipinas ay naghihirap pa rin. Kasi po, doon nga sa maling mindset nila. Kaya yun lang yung ma-advise ko para wag naman po mangyayari sa inyo yung mga nangyayari din sa akin. Kasi syempre, mali po yung aking mga ginagawa. Okay? Nagiging waldas. Ngayon, pag once na ang OFW ay dumarating na po sa Pinas, at ito po ay nagpaplano na mag-settle down or tagang dito na siya maninirahan, hindi na siya babalik. Dapat po unang-una. Kasi syempre, tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, na ayaw niyo pong mamamasukan ulit. At lalong ayaw niyo pong makikita ang sahod niyo ay napakababa compared kasi doon sa sinasahod niyo po sa abroad. So talagang dapat po may sarili na kayo mapagkakitaan. Unang-una po, magnegosyo na kayo. So, ibig sabihin po, pag habang nasa abroad kayo, yung siniset aside nyo po na pera para lang man po sa pag ikay nag-stop na mag-work sa abroad, so, meron ka na pong mapagkakitaan. So, ayun, pwede yung gawin sa isang negosyo yon. So, syempre, ang karamihan nun, malaking ipon. Sa totoo lang, kung mag-ipon lang talaga. Kung budget mo lang talaga yung pinapadala sa Pinas, kung yung tama lang po talaga. Kahit po sa 5 years mo dun sa ibang bansa, malaki na po ang pwedeng maipon mo dun. Talagang maraming paraan para po hindi na tayo makabalik sa ibang bansa. So, unti-unti po, tulad ng ginagawa ko, ako po yung talagang nagiging down. So, paunti-unti lang po. At kung nagustuhan niyo naman po mga mare mga pare ang vlog kong to, please pa-like po tsaka pa-comment na lang po dun sa baba. Tapos kung mga may gusto po kayong itatakal pa dito sa aking vlog, sa aking channel, please huwag po kayong mahiya, i-comment niyo po ako kung may mga suggestions po kayo. Po kayo para sa akin. Kung meron po kayong pwedeng ipayo sa akin bilang baguhang vlogger, negative yan or positive, sasabihin niyo po sa akin, tatanggapin ko po yan lahat. So, ayun, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin. Kahit kukunti pa lang po ang aking mga subscribers, sana po hindi po kayo magsasawa at ako po yung tulungan. Please subscribe po. Thank you for watching sa lahat ng mga kasama ko sa Nihong.